Ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 ay isang nakakahawang sakit dulot ng bagong diskubre na coronavirus. Ang virus na ito ay karaniwang natatagpuan sa mga hayop at hindi pa nakita sa mga tao noon. Base sa World Health Organization, ang karaniwang sintomas na dulot ng COVID-19 ay lagnat, pagkapagod at dry cough. Ilan sa mga pasyente ay nakaranas ng sipon at baradong ilong, sore throat at diarrhea. Samantala, isa lamang sa 6 na pasyente ang nagkakaroon ng hirap sa paghinga at nagiging malubha ang kalagayan. Meron namang mga individual na tinatawag na asymptomatic o mga nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi nagkaroon ng simptomas at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Habang patuloy pa rin dinidevelop at sinusuri sa pamamagitan ng mga clinical trial ang bakuna at mga piling gamot laban sa COVID-19, maaari mo pa rin pigilan ang paglaganap nito. Paalala ng mga eksperto, kung wala namang gagawin sa labas, manatili lamang sa bahay. Obserbahan ang physical distancing. Siguraduhin na napapanatili mo ang 1 metro o higit pa na layo sa ibang tao. Maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Magsuot ng face mask. Ugaliin ding takloban ang iyong ilong at bibig kung uubo at babahing. Kapag nakaramdam naman ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpatingin na sa doktor. Tandaan, walang problema na hindi nalalagpasan. Makinig at sumunod sa mga payo ng mga eksperto para manatiling ligtas. Sports Balita. Isang magandang Wednesday afternoon sa inyo mga kabante at isang magandang hapon din sa iyo, partner. Ako nga pala inyong Queen Basketbolera, Sara Acido. At ako naman inyong heavy gating bolero na si Cyril Zarate. Ayan, syempre partner, mga balita at issue sa mundo ng pampalakasan ang aming ihati dito sa Mas Minasaya, Mas Minaganda at Mas Minalakas sa Sport Talakan. At umabante na tayo sa mga headlines sa sports ngayong Rizal Day, December 30. At ito na rin yung last day na Sport Talakan na this live, year. Live yes, episode. Live this yes, year. Partner. So ito na nga, no? Blazers sinibag ang Lakers. 3-0 record dinagit ng Hawks. Spence nagpasaring kay Pacquiao. Aba, ito, tennis star Osaka pinarangalan bilang AP Female Athlete of the Year. Karateka sasabak sa 3 international tournament. At ito, Yuka Saso determinadong makaginto sa Olympics. Pero syempre, bago natin silipin ang ating mga umaabanteng balita ngayong Wednesday afternoon, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at syempre, i-click niyo na rin po ang bell button para lagi kayong updated. So ito na nga, partner, usapang NBA agad tayo ha. Ito na nga, giniba ng Portland Trail Blazers ang Los Angeles Lakers sa kanilang pagharap sa home court ng defending NBA champion sa Staples Center Arena. Home court pa, natalo partner. Wagi ang Blazers contra Lakers sa score na 115-107 sa pangunguna ni Damian Lillard. It's Dame time. Dame na nagpakawala ng 31 points at CJ McCollum na kumamada ng 20 points. Sumalaksak naman ng 28 points kabilang ang 7 three-point shot si Gary Trent Jr. Para rin sa Portland habang kumolekta si LeBron James ang 29 points, 9 rebounds at 6 na assist para sa LA. Sa Atlanta, sinikwat ng Hawks ang 3-0 record. Aba, matapos padapain ng Detroit Pistons sa score na 128-120 sa pangunguna ni Trae Young na nagpasok ng 29 points at Bogdan Bogdanovic na nag-ambag ng 17 points. Eto, sa Denver naman, nagtala ang sentrong si Nikola Jokic ng triple-double na 19 points. Wow! 18 assists! 12 rebounds upang iangat ang Nuggets sa score na 124-111 contra Houston Rockets. Wow na lang sa performance ni Jokic, partner. Triple-double at 18 assists. Yun. Alam naman nating lahat na si Nikola Jokic ay isa sa mga best passing big man. No, yun, no, actually, best passing player sa buong NBA ayun ngayon. Na at yun nga, binagit mo, big man siya eh. Big man center, pero kumbaga sinasabi, para siyang point guard na natrap sa katawan ng center. Sa katawan ng isang malaking lalaki, isang malaking manlalaro. Tapos yun nga lang yung sa Lakers,
medyo talaga nakaka-hurt yun kasi galing sila sa magandang performance, mm-hmm. 'di ba, partner, na kinoment talaga ni LeBron yung buong team eh. Tapos biglang sa next game, ayun, natalo sila, nadalingan sila ng Blazers, partner. Siyempre, na-expect natin si Dame pati si McCollum gagawa yan. Pero si Gary Trent Jr., may fun pa kao sa'yo, partner. Okay, Sir Fidel, let's go. Sir Fidel. So yun nga, si Gary Trent Jr. kasi, sobrang bata niya. Ay, actually, si LeBron King sobrang tanda niya na. Gabi ka naman sa sobrang tanda, di mo nagkakalor. 36 ganun, pero imagine mo kung gano'n nakatagal. Imagine mo kung gano'n katagal na si LeBron James, pero ang lakas niya, partner, di ba? Actually, naabutan niya yung tatay ni Gary Trent Jr., si Gary Trent, noong 2003-2004, na naglalaro, kakampi ni Kevin Garnett. So, proud na proud yung tatay ni Gary kasi nga. Oo, kasi off the bench, pero kumakamada siya bilang three-point shooter para sa Portland. Para sa Portland. No. Alam naman natin na naging maganda rin yung performance ng Blazers nitong nakaraang season nga, di ba, sa playoffs. Talagang doon si Damian talaga gumawa ng sobra. Doon nga yung game time. Yes. Di ba? Pag pinapakilala nga siya ngayon, di ba, pag sa lineup, lagi yung mga tao, it's Dame time. Siyempre, in-establish ni Damian Lillard bilang isa sa mga clutch performer talaga sa NBA. Kaya pag-usapan din natin yung Atlanta Hawks na patuloy pa rin yung pag-aarangkada nila sa NBA. Oo, si Rondo. Si Rondo, si Trae Young. Naglaro na siya kahit maikli lang, konti lang yung puntos niya, pero kumbaga nagpakilala na siya sa Hawks eh. Siyempre, kinakailangan talaga ng Atlanta Hawks yung veteran presence, pati yung depensa, since niya si Trae Young nangangailangan ng mga defensive players. Oo, kailangan niya ng backup. Loaded kasi Atlanta Hawks sa mga opensa talaga. Si Trae Young, Bogdanovic, si Gallinari, partner. Ayan, partner, sa usapang yes. NBA pa rin tayo, partner, at dalawang panalo ng ipinako ng Utah Jazz matapos matakasan ang Oklahoma City Thunder. Nalusod na ng Jazz ang Thunder sa score na 110-109. Close game, partner. Sa kanilang pagtuto sa home court ng OKC sa Chesapeake Energy Arena. Sumalagsak si Donovan Mitchell ng 20 points kabilang isang go-ahead layup sa nalalabing 7 segundo upang pangunahan ang panalo ng Utah. Nag-ambag si Bojan Bogdanovic ng 20 points at Mike Conley ng double-double na 20 points at 10 rebounds para sa Jazz. Pinangana naman ni Lugan Dort ang Thunder sa kanyang career-high 26 points habang nagpakawala si Shai Gilgeous-Alexander ng 20 points at 7 assists. Pero sumablay ang driving layup nito sa buzzer na nagresulta sa pagkatal ng Oklahoma. Sa home court din. Home court, pero close game siya, partner. One point lang. Yun nga lang sumablay kasi yung game-winning shot sana, no? Yan, no? Ni Shai Gilgeous. Pero si Donovan Mitchell talaga, nag-deliver talaga sa clutch, eh. Siyempre, partner, ikaw ba naman yung i-extend ang kontrata? Max contract, partner. Hindi ka ba mag-perform? Siyempre. Maganahan ka talaga, partner. Lalo na franchise player si Donovan Mitchell. Tsaka, ito yung unang regular season game or at least man lang sa labas ng bubble na kasi the last time na magtutuos dapat sila, na-cancel yung laro nila kasi yun niya nabalitaan na nagkaroon ng COVID si Rudy Gobert. Oo, yun na nga. Doon nagsimula ang lahat na sinundan ni Donovan Mitchell. Pero hindi natin may tatanggi. Si Clarkson din, malaki yung role na ginagampanan sa Jazz. Off the bench. Oo, baba din naman ng, siya eh. Ang ganda rin ang kontratang ibinigay sa kanya. Pero gusto niya kasi talaga, hopefully nga naman, makuha niya yung sixth-month player of the year. Hindi naman malabo, partner. Ang ganda nung pinapakita niya. Saka, kung mapapansin mo ngayon, mas fit siya, no? Nahanap niya yung role niya sa Utah Jazz kasi na nasa Cleveland siya. Hindi siya masyadong na-utilize. Pero ang ganda ng trade na nangyari sa kanya in the middle of the season. At kumamada siya ng alos 16 to 18 points per game. At extended pa ang kanyang kontrata sa Utah Jazz. 54 million. Wow. Sa mga 3 to 4 years yata, yun ang alam ko. Wow na wow, partner. So ito, punta naman tayo sa boxing. Ito na nga, no. Ipinauubaya na lamang ni WBC at IBF champion Errol Spence Jr. kay 8th Division World Champion at Senator Manny Pacquiao kung kailan niya ito gustong makabakbakan. Ito na nga, sumagot na. Aminado si Spence na hindi siya nagmamadaling makaharap ang People's Champ, subalit kung pipiliin umano siya nito bilang kalaban sa 2021, hindi naman siya tatanggi. Ba't naman tatanggi kay Pacman, di ba? Ibinunyag din ng American boxer na bukod kay Pacman, nakalinya rin sa target niyang labanan sina Yordonis Hugas, Keith Thurman at Sean Porter. Aba, malalakas lahat yung gusto, ha? Huling tumapak sa ring si Spence nang talunin ito si Danny Garcia noong Nobyembre kung saan binati pa siya ni Pacman. Ay, ni Pacquiao. Yes, dito nga yun, parang dito natin na pag-usapan na parang nagpaparinig na si Senator nga kay Spence, no? Eto, gayon man, inihayag ng pambansang kamao na interesado siyang makaharap si UFC star
UFC star Conor McGregor sa susunod na taon, pero blanco pa akong kasama sa kanyang listahan si Spence. Pero partner, diba, nailabas naman ng MP Promotions na si Spence at si Crawford nga, yung dalawa sa fighters na gusto rin makaharap nga ni Manny Pacquiao. Hindi naman tatanggi for sure si Pacquiao kasi never naman na tumanggi si Pacquiao sa mga kalaban. So anytime naman, basta may nakahain na ng mga kontrata, naayos na yung mga venue, okay na si Pacman, ready to fight din siya anytime. Katulad ni Spence din na anytime, anywhere, basta magbakbakan sila ni Pacquiao. Game go siya, yun nga yung sabi Pacquiao niya. Pacquiao din naman, partner. Mm-hmm. Kahit na maraming nakapila, di ba? Yes, partner. And sabi din naman ng MP Promotions, nakabase to lahat sa magiging sitwasyon natin next year. Lalo na kung may COVID vaccine na, mas possible na nga itong pagharap ni Spence at ni Senator or ni Pacman or ni Crawford. Pero yun nga, most likely nga talaga, matutuloy muna yung laban nila Pacquiao pati ni McGregor. Oo. Pero for sure naman, nakalinga naman si Spence or si Crawford bilang kasunod na kalaban ni Pacman. Oo, sa title, kumbaga, talagang title match, hindi title exhibition match lang, partner. Mm-hmm. Kasi itong si Senator Manny Pacquiao, humanga siya kay Spence. Kasi di ba galing to sa car crash? Mm-hmm. Tapos biglang ganun yung naging performance niya comeback sa laban din nila ni Danny, di ba? So talagang, kung ikaw si Pacman, talagang gusto mong labanan itong batang si Errol Spence. Baka, who knows, baka ito yung magiging isa sa mga ano eh. Fight of the year. Fight of the year. Actually, contending din to if ever matuloy yung laban. Mm-hmm. So yun, mapunta man tayo sa iba pang tampok na balita. Hinilang bilang AP Female Athlete of the Year ang aktivistang Japanese tennis star na si Naomi Osaka dahil sa paglaban to sa racial injustice at police brutality. Magugwentang kabilang ang sports na tennis na naapektuhan ng coronavirus pandemic kaya't nagkaroon si Osaka ng pagkakataon na magbasa at mamulat ang isipan sa walang habas na kaharasan sa buong mundo. Ayon sa AP, bukod sa pagtatanggol ng atleta sa mga naaapi, napili nila si Osaka dahil nasungkit nito ang US Open Grand Slam title sa ikatlong pagkakataon ngayong 2020. Iginawad ng AP ang parangal kay Osaka ilang araw bago nila hirangin si LeBron James bilang Male Athlete of the Year. So si Osaka, partner, nililinya na siya kay LeBron James bilang isa sa mga influential athlete ngayong 2020. At saka yung Nike rin, partner, nirecognize si Osaka sa mga katulad nila si Serena Williams pati Sharapova bilang isa sa mga influential tennis players. Kasi nabanggit nga natin, activist siya dahil lumalaban nga siya sa racial inequality, partner. At ang nakakatawa dito, partner, kasi sa boto na 71, sa lahat ng bumoto na 71 na editors ng AP at mga beat reporters, 35 ang nakuha niyang boto. So ang laki rin, di ba? Yes nga, partner. So makikita natin talaga na yun nga, hindi sineseryoso talaga ni Osaka ang kanyang plataforma para may parating sa mga lahat, sa mga sa buong mundo na ito nga, hindi tama ang pagkang hindi tama na magkaroon pa ng discrimination, lalo na 2021 na ngayon, partner. Kaya kumbaga, hindi tamang manahimik ka na lang eh. Kung alam mo, naaapi ka na, hindi naman masamang magsalita, di ba, partner? Lalo na American-Japanese din si Naomi Osaka. Tsaka syempre, may parang platform din siya to speak up against injustices. Dahil yun niya, hindi lang siya Asian-American, Asian-Black-American din siya, partner. Saka kilala siya, so tama lang. Talagang pakikinggan siya, partner. Pakikinggan at pakikinggan tong si Naomi Osaka, kahit anumang sabihin niya, tama lang na gamitin niya yung posisyon niya sa mundo ng sports. Ang kagandahan din dito, partner, isa din siya sa mga rising tennis stars din, nanalo nga siya ng US Open, diba? Tsaka, kung patuloy pa rin niyang gagalingan yung ano niya, pagiging isa sa mga rising tennis star, talagang mag-stick talaga yung platform sa kanya at talagang pakikinggan siya ng buong mundo. Yes, at kay Naomi, syempre, congratulations. Diba? So ito, partner, pag-usapan naman natin yung mga atleta natin, mga Pinoy na athletes natin. Yes. So ito na, partner, sasabak ang mga national karateka sa tatlong malaking international tournament simula sa Pebrero bilang preparasyon sa 2021 Olympic qualifying events. Ang mga ito ay World Karate Federation Premier League Tournament sa Lisbon, Portugal, isa pang Premier League Tournament sa Azerbaijan, at AMAG o Asian Indoor and Martial Arts Games sa Thailand. Ang dami, partner. Yes. Sisipang Olympic Qualifying Tournament sa June 11 hanggang 13 sa Paris, France. Ang top 3 finishers sa bawat weight division sa qualifying tournament ang makakakuha ng Tokyo Olympic berth. Kabilang sa mga pambato ng Karate Pilipinas Sports Foundation Incorporated, sina, eto na yung crush mo, sina Phil Japanese Juna Chuki, Jamie Lim na anak ni PBA legend Samboy Lim,
Joan Orbon, Alwin Batikan, Ivan Agustin at Sharif Afif. So ayun na nga partner, kita naman natin na talagang ready itong mga athletes natin anytime sa lahat ng mga qualifying tournament ng Olympics talaga partner. Isipin mo February, magsa-start na nga yung mga international tournaments na lalahukan nila. Kapansin mo partner, ang ano talaga, pride talaga ng Pilipinas yung karateka. Hindi lang napapansin to ng mga fans. Yung karatekas natin talaga. Patuloy pa rin silang umaarangkada talaga sa mga iba't ibang international tournaments. Tama ka dun, partner. Hindi lang talaga sila. Kumbaga, wala sila sa limelight eh. Wala lang sila sa limelight. Pero kung napapansin mo, patuloy nilang ini-sweep yung competition nila eh. For sure, mananahal sila ng gold silver talaga eh. Sana doon sa mga qualifying tournaments na talagang makapasok sila doon sa top 3 para talagang makapasok na sila sa Olympics mismo at makarating sila sa Japan para i-represent yung bansa natin sa kanilang mga division. And yun, sana nga talaga pagpasok ng mga karatekas natin sa Olympics, mapansin na ng tuluyan yung larangan ng karate dito sa Pilipinas. Yes, partner. I-acknowledge na ng government natin, partner. Yung tamang, kumbaga yung tamang pagkilala, tamang recognition dapat maibigay sa mga atleta natin. Kasi what more pa kaya kung ma-recognize ito ng government, bigyan ng agarang tulong talaga, agarang suporta. Yung suporta kailangan financially, lahat ng aspeto. Panigurado talaga, magdodominate talaga ang Pilipinas all around the world, partner. Yes, partner. And speaking of all around the world, pursigido si Filipino-Japanese golfer Yuka Saso na mapabilang sa kampanya ng Pilipinas na makuha ang kauna-unahang gintong medalya sa Tokyo Olympics sa susunod na taon. Abot kamay na ni Saso ang automatic shot sa Tokyo Olympics matapos sementuhan ang kanyang magandang pwesto sa world rankings. Dahil sa impresibong performance ito sa 2020 season, umangat sa top 21 ng Filipino-Japanese athletes sa ranking para sa Tokyo Olympics. Mabibigyan ng otomatikong ticket sa Olympics ang top 15 golfers sa pagtatapos ng qualifying sa Unyo Abendi 8 ng susunod na taon. Nakalatag na rin ang mga lalawakang turnier ni Saso sa 2021 season kaya't malaki ang chance na umangat pa ito sa standings bago ang deadline. So yun nga partner, di ba huli nating nabalita na si Yuka Saso nag-finish siya sa US Open bilang top 13, di ba? Ang nakakatawa dito, na-maintain niya yung ranking niya at yun na sure na yung slot niya sa Olympics. So hindi, kumbaga hindi malabo na makuha niya yung gold medal. Bata pa tong si Saso, 23 partner. 23 years old partner. Tapos isipin mo, nakarating na siya, makakarating siya sa Tokyo Olympics. Ang dami nating mga Olympic athletes na pwedeng may pag-asa makakuha ng gold. Hindi lang si Saso, partner. Pero ayun nga, dahil may fighting chance talaga si Saso, talagang kung itutuloy-tuloy niya yung kanyang impressive na performance sa 2021, hindi talaga malabo mag-gold medal si Saso. Kauna-una ang gold natin ng sakasakali, partner. At kung titingnan natin yung mga athlete o yung mga sports na kinababilangan ng mga athlete natin na pasok sa Olympics, yun yung mga hindi talaga nabibigyan ng pansin. Pero at the same time, yun talaga yung mga sports na ayun nga, patuloy pa rin silang pinagdodome tulad nga ng karate, boxing, pati rin ng golf actually, partner. Unti-unti na rin siya, hindi na rin siya napapansin, partner. Yan, so abangin natin si Saso pagtungtong niya nga sa Tokyo Olympics next year. At sana makakuha siya ng gold medal. Kung hindi man, kahit ano naman yung maging performance nila, proud tayo yun sa yung mga athletes natin. Yung magiging simula para mapansin yung golf sa larangan ng Pilipinas. Sa Pilipinas, partner. Pagpapakilala natin. Pagpapakilala na yun. Partner. So ito, punta tayo sa basketball. Ito, usapang PBA tayo ha. Mainit na tinututukan sa PBA Annual Rookie Draft sa susunod na taon si Alab Pilipinas star player Jason Brickman dahil sa malalim nitong karanasan. Ito na, gugulo na naman yung top 4 natin. To aminado si Blackwater alternate governor Ariel Vanguardia na hindi matatawaran ng kakayahan ni Brickman at kabilang sa mga patunay ay ang pagsabak nito. Ito na nga, sa mga International League. Naglaro ito sa NCAA Division 1 school sa US at nasilayan din sa Europe. Ayun na nga, iba yung exposure niya. Kabilang na ang koponan ng Dynamo Moscow sa Russia at Medi Beirut sa Germany. Bahagi rin si Brickman ng Alab Pilipinas sa ASEAN Basketball League kung saan nagtala ito ng averages na 8.9 points, 9.1 assists, 4.1 rebounds at 1.1 steals. Ayon kay Vanguardia, bihira lamang ang isang Filipino o Filipino foreign na makapaglaro sa Europe gaya ni Brickman. Pangarap ng nakararamihan, partner. Inihalin tulad pa ng Blackwater official si Brickman sa mga NBA star. E tingnan mo naman kung kanino. Kay Jason Kidd at Tony Parker na kapwa mahusay na point guard. So, eto na nga. Mukhang eto yung gugulo sa draft natin next year, partner. Pero suntok sa buwan. Pero sinabi ni Coach Vanguardia na sana talaga magkampi sila ni Matthew Wright, pati ni Brickman. Parang kumbaga reunion nito sa ABL eh. Pero yun nga,
yung Phoenix daw kasi top 10 picks, top 10 yung pick nila. So so yun nga si Brickman kasi most likely maglalang siya sa top 5. Oo, sure yan partner. Eh hindi naman hawak ng Phoenix ang top spot sa PBA draft, no? Pero so, suntok sa buwan talaga mukhang, na sana makuha ng Phoenix si Brickman. Mukhang Blackwater eh. Kasi naman, Blackwater, governor ng Blackwater nang excited nga para kay Brickman. So tingnan na lang natin kung ano yung magiging sistema or yung magiging pagkakasunod-sunod ng mga draft picks natin pero next year. Pero si Brickman, Brickman nakita mo yung assist niya. Isa talaga siya sa mga, titignan nating mga playmakers dito sa Pilipinas. So, abangin natin yan next year, partner. Pero bago ang lahat, syempre, mag-commercial break muna tayo at magbabalik po ang Sport Talakan makalipas ng ilang paalala. Sports Balita. At tayo nagbabalik sa Sport Talaka ng oras ay 4:22. Silipin na natin ang mga ikalawang sigwada ng mga balitang sports ngayong Rizal Day. Bibigyan per third ang mga Filipino athlete lalo ang mga sasabak sa international events na matutukan ng bakuna contra COVID-19. Nilinaw ni Testing Czar Vince Dizon, Pangulo ng Base Conversion and Development Authority at the Deputy Chief Implementer ng National Action Plan Against COVID-19, bugod sa mga frontliners at may hirap ay intention din ng gobyerno na tulungan ang mga atleta. Ayon kay Dizon, tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na talagang pipilitin na mabakunahan ng halos lahat na mamayan sa 2021. Sa ngayon, may 4 na atleta na ang tiyak na maglalaro sa Olympic Games sa Tokyo, Japan, habang nasa 80 pa ang lalaban sa qualification matches. Bukod sa Tokyo Olympics, sasabak din ng Filipino athletes sa Asian Indoor and Martial Arts Games sa Thailand, maging sa Southeast Asian Games sa Vietnam sa susunod na taon. Tiniyak din ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino na bago maghunyo ay matuturukan ng COVID-19 vaccine ang mga atleta. So maganda dito partner, nasabi rin ng priority nga bukod nga sa mga athletes ay priority rin yung mga mahirap at frontliners. At mga frontliners. Mm-hmm. Pero yung nakakatawa doon, hindi talaga nila nakakalimutan yung mga atleta natin, no? Na talaga yung priority pagdating nga sa vaccine if available. Nasabi nga, bago mag-hunyo partner, yun yung target nilang buwan eh, para maturukan na yung mga national athletes natin na magko-compete. Kasi hindi lang naman yung mga athletes na magko-compete sa Olympics yung dapat nating bigyan ng pansin or bigyan ng priority dahil mayroon pa tayong Southeast Asian Games, partner. Mga sa Asian Indoor Games din kasi yun niya tulad yan sinabi natin, yung mga athletes natin sa combat sports tulad ng karate at taekwondo, umaarangkada sila sa mga international tournaments, partner. So nakakatawa pero syempre tulad ng sabi natin nung isang araw na dapat unahin din yung mga frontliners talaga. Yes, partner, kasi without the frontliners talaga hindi talaga posible yung trabaho nila na makatulong at mabawasan yung ma-cure yung mga tao contra COVID-19. Yes, hindi po, kumbaga kung hindi dahil sa kanila, wala tayo ngayon dito, partner. Yes, partner. Diba? So dapat talaga sila yung priority natin, yes, diba? Yes, pati rin yung mga mahirap, syempre, goal talaga natin sa buong mundo na sana talaga mabawasan yung mga kaso ng COVID-19 at malaking tulong talaga yung vaccine as long as yung mga priority talaga ay nagagawa talaga na maayos. Yes, partner. Dahil dyan, punta naman tayo sa usapang cycling. Ha. Ito, partner, national championship sa loob ng bubble, inihirit ng Phil Cycling. Ito, may bubble. Yes, bubble. Ito, kumpiyansa ang Integrated Cycling Federation of the Philippines na magagawa rin nila ang tagumpay ng PBA sa pagdaraos ng 2020 Philippine Cup sa loob ng bubble sa Clark, Pampanga. Plano ng Phil Cycling na gawin ang kanilang 2021 national championships para sa road, mountain bike at BMX sa Clark,
Subic at Tagaytay City may COVID-19 vaccine man o wala. Wala. Oh, ito ah. Ang POC Abraham Bambo Tolentino na muling naihalal bilang presidente ng PhilCycling bukod sa national championship sa inihanda rin nila ang mga national cyclists para sa target na ticket sa 2021 Tokyo Olympics sa Japan. Sasabak din ang mga national riders sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam at ang AMAG sa Thailand habang isinama ang BMX competition sa AMAG. Balak din ni Tolentino na magkaroon ng merger sa pagitan ng top 2 road race organizers na Air 21, UBE Media Incorporated, Le Tour de Filipinas at LBC Ronda Pilipinas para sa mga road races sa 2021. Ayun na nga kasi wala tayong cycling race na nasaksihan ngayong 2021. Eh, kumbaga tigil talaga sila. Pero kung titignan, hindi naman sila combat sports. Hindi sila, alam mo yun, wala, hindi siya contact sports hindi siya contact, Hindi siya contact sports. Pero the fact nga na may bubble pa rin para sa kanila. Eh talaga sinisigurado talaga na magiging ligtas yung mga riders natin, partner. Mm-hmm. Kaya yun niya asking niya since sasabak din sila sa Tokyo Olympics, sa SEA Games. So talagang ano, kasi sa mga sa cycling din kasi partner, either BMX man yan or mountain bike, kaya ano, triathlon ba yan, duathlon ba? Talagang ano, umaarangkara din ng Pilipinas dito, hindi lang napapansin ng mga Filipino fans ito. Pero yun niya, the fact na may tiwala yung gobyerno at organization para sa cycling natin, eh talagang at least, ito yung start para yun niya makapag-ensayo or makapagpakitang gilas na yung mga cyclers natin para sa mga susunod pa nilang international competitions. Hintayin natin. Sana payagan ng government itong cycling, itong Philippine cycling na magkaroon nga ng isang bubble tulad nga ng ginawa ng PBA at ng 3x3 Chooks to Go, di ba? Sana pagbigyan din yung ibang sports partner, hindi lang yung basketball. Hindi lang basketball. Pero ito, sad news to sa mga World of Billiards. World 14.1 Championship kanselado. Kinansela ng mga organizers ang 8th World 14.1 Championship na nakatakda sana ngayong araw sa Trickshots Waterford Lakes sa Orlando, Florida. Ito yung makaraang magbanta ang World Pool Billiard Association na mapaparusahan ang sinumang player na magpapartisipa sa naturang event. Walang basbas ng WPA ang edisyon ng World 14.1 Championship kaya hindi na pinapayagan ang mga miyembro nito sa lumahok. Nilinaw ng WPA, hindi naman isang official World Championship events ang 14.1. Kaya naman tali ang kamay ng mga organizers ng torneo dahil para tuluyan ng kanselahin ang 2020 edition nito. So yun niya, malaking bulilyaso ito, partner, kasi hindi recognized ito ng World Pool Organization kasi yun niya, hindi ligtas mag-hold ng competition lalo na walang bas-bas at wala rin supervision nito considering na nasa pandemic pa tayo. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit hindi sila nakakakuha ng suporta galing sa iba't ibang organization lalo na sa government, syempre, partner. Alam naman natin na hindi naman kasi madaling mag-organize ng isang sports event sa gitna ng pandemic. Talagang suntok sa buwan na lang yung partner eh. Although yun niya, sana talaga masuportahan yung World Pool events. Pero kasi kung wala talagang bas-bas at yung pagtatangka ka pa rin ito, malaking risk kasi ito sa mga players, partner, tsaka sa mga staffs involved dito. Marami, alam naman natin na marami talagang, kumbaga followers ang pool, ang billiard, di ba, partner? Alam na, at tayo, representative din dito. Oo, nananalo tayo, alam ko, sa nakaraang tournaments, puro Pinoy nga yung naglaban-laban para sa top 1 eh. Parang buong top 3, lahat yun Filipino eh. So, kahit syempre tayo, yung mga atleta natin, yung mga manlalaro natin sa pool, malungkot din syempre para nga sa cancellation ng kanilang tournament. Pero asahan natin na may mas magandang plano pa para sa kanila. 2021, kumbaga, there's a hope pa rin talaga para sa iba't ibang sports tulad ng billiard. So ito, punta naman tayo sa iba pang mainit na balita, partner. Ito na nga, binigyan si dating world number 1 Andy Murray ng wild card para sa pagbabalik sa Pebrero ng kinanselang Australian Open. Iniatras ang Australian Open ng 3 linggo dahil sa COVID-19 pandemic. Aminado ang 33 anyos na si Murray na nangamba siya na katapusan na ng kanyang career ang nasabing torneo noong 2019 dahil sa matinding pananakit ng balak. Muntik na umanong pagretiruhin ng British tennis superstar ng kanyang injury pero target ngayon ng 3-time Grand Slam champion na muling buhayin ang career matapos sumailalim sa 2 hip surgeries. Ang nakakatuwa doon, wildcard, binigyan siya ulit ng pagkakataon na makapag-compete. Siyempre, partner, bilang Grand Slam champion ka, di ba? Yung injury talaga yung kinakatakutan mong mangyari sa'yo eh. Kasi hip injury, hindi kasi biro to kasi it could make or break someone's career. Mapunta tayo sa basketball kasi yung hip injury na yan, hindi kasi ito biro kasi tulad niya ni Isaiah Thomas na yun niya, umaarangkada sa Boston Celtics noon bilang isa sa mga rising MVP kasi top 3 siya sa MVP voting. Pero dahil sa injury,
Nasira yung career. Nag-slide talaga yung career niya literally from ano 28.9 points per game. Lumagpak talaga. Pero nga si Murray since iba yung ano, iba yung movement ng tennis nga. Mm-hmm. Sana talaga kasi dati rin siyang ano siyang defending gold medalist sa Olympic tournament sa tennis eh. Tsaka ayun nga, dahil nga nasa wildcard siya, let's just hope talaga na magkaroon siya ng comeback this 2021. Ayun na nga, partner, abakay natin yan sa 2021 dahil may slot naman na siya. Tignan natin yes. kung maayos ba yung magiging recovery niya mula doon sa kanyang mga hip surgeries. Mahaba rin na ma-recovery kasi yun nga, wala, naka-cancel pa yung ba't ibang mga turn-up, mga OES, mga opens pa. Good thing yun para sa kanya, partner. Yes, so yun, mapunta tayo sa iba pang balita. Walang plano si football legend Lionel Messi na maging coach sa oras na magretiro siya sa paglalaro. Ito ang inamin ni Messi sa napipintong expiration ng kanyang kontrata sa Barcelona FC sa Hunyo. Ayon sa Argentinian forward, mas interesado siya maging isang sporting director kaysa mga siwa ng matrabahong football team. Aminado naman ng 33 anyos na atleta na wala pa siyang desisyon kung manatili sa Barca kung saan siya naglaro sa nakalipas na halos dalawang dekada o lilipat ng ibang team o lilipat na ibang koponan. Kailangan panghintayin ng 6-time World Player of the Year ang pagtatapos ng 2020 or 21 season ng La Liga sa Mayo bago tuluyang magpa siya. So kasi may mga star players talaga na hindi talaga kaya maging coach. Tuloy nga ni Lionel Messi kasi yun nga Messi mga, daw eh. Yun nga, galing mo doon, Messi nga eh. But nga sa Messi, kasi may mga star players talaga na hindi talaga kaya mag-coach kasi nasanay sila na nakasentro sa kanila yung laro knowing na si Messi, isa siya sa mga best strikers talaga eh. Kumbaga, hindi lahat, tama ka doon, hindi naman talaga kaya lahat. Kumbaga, convert ka from player tapos maging coach. Kasi kadagdag lang yan ang sakit ng ulo partner, di ba? Kung magre-retire siya, siguro maganda lang sa management. Management siya, at least alam niya kung paano niya patakbuhin. Yung ano patakbuhin yung club kasi yun niya awak niya mga decision. Alam niya kung sino yung magiging best players para dito, best coaches, mga iba pang staffs para ano pa, mas patuloy pa rin umarangkada yung ano niya, team niya. Either doon pa rin sa Barcelona or sa Barca. Or lilipat siya ng ibang team. Siguro alam din niya kung gaano katigas yung ulo ng mga teammates niya. Kaya gaano din katigas yung ulo niya. Diba? Alam niya yung experience ng isang coach. So ayaw niyang maranasan yun. Parang maganda doon, hindi naman din siya mawawala sa mundo ng football if ever mag-retire siya, partner. May ano talaga, trabaho talagang naka-abang para sa kanya. At yan nga, partner, no? Ang bilis ng oras, ha? Ito na nga, yan nga po yung mga nakalap namin na balita at issue sa mundo ng sports ngayong Wednesday afternoon. Siyempre, ilang days na lang, 2021 na. Dalawang tulog na lang. Oo, Happy New Year po mga kaabante. Happy New Year sa'yo, partner. Happy New Year, partner. Oo, let's all have a blessed 2021, partner. I-claim na natin lahat. Yan, siyempre, bago po tayo magpaalam, pasalamatan natin lahat ng tumutok sa atin ngayon. Siyempre, ito basahin natin kay Gab Ferreras. Lagi nakatutok sa atin yan, sabi niya. Last live episode of the year. Happy New Year po. Happy New Year din, Grab. Ay, Grab. Gab. Guto. Gab. Pa-mention din si James De Los Santos. Naka-tune in din siya minsan. Ayan kay James De Los Santos. Hi, James. Congratulations. Si James De Los Santos, mayroon ng Karatek. Yes. Si James ayun. Yan. Si James De Los Santos. Ay, ayan. Ayan, congratulations sa lahat ng achievements mo. And sana ma-maintain mo yung top spot. Yes, syempre, all yes. Out we're rooting for you. Yes, no, yan. Napakabait yan ni James De Los Santos. At syempre, ayan kay Ate Yam, kay Celine Saratin. Pinanonood natin isa't isa. Oo, si Sarah. Tamang support lang, self-love 2021, yes, di ba? Narcissism, gano'n. Yes, mahalin natin yung sarili natin, yes, di ba? Yes, para syempre sa live audience, yan si Sue Roses. Ayan, yes, nanonood. Ayan, natingin niya, no, kasi Leia. Yun, yung mahal mo. Dapat kasama ko siya ngayon, pero okay lang. Kung ganit ka man sa kanya, sorry na agad. Pero syempre, gusto ko rin magpasalamat, partner, sa aking mga personal sponsors. Maraming salamat po kay Dr. Reddy, your San Benaventure Santos of San Buena Dental Care, sa Catrion Wellness and Beauty Clinic, sa LGR Sportswear, kay Dr. Richard Enrique, sa Essential Oils, sa Waffle, na ano pa, nanginig pa na walang boses, Essential Oils, Waffle on Earth, Lasams, all about Juliana, Rocket, and On The Wall. Maraming salamat po. At ayun nga, nagpapasalamat din ako sa sponsor ko na Solid Rock Dental Clinic at Lila's Lasagna na yun nga, nasarapan yung mga yes, kasama thank natin. Thank you so dito. Much. Kailan ulit? Kailan ulit? Ubusan na ako ng pera dito, partner. And as always, thank you very much po sa aling technical at production team. As kay Sir Adil, thank you very much as always. At ito na nga, partner, sabi nga natin, ito yung ating last live episode. Ang alam ko, partner, may mga year-ender episodes tayo bukas. Yes, eh. And yes. Sa New Year, tignan natin kung ano nga ba yung mga bloopers na ilalabas, partner. Pero syempre, sa Lunes ulit tayo magsasama-sama ng live ulit, ha? Yes. Sa ganap na alas 4 pa rin po yan ng hapon. Dito pa rin po yan sa Sport Talakan. At ako pa rin po yun yung Queen Basketballera, Sara Acido. At ako naman po yung heavy gutting bolero na si Cyril Zarate. At yun na nga,
dalawa or isang tulog na lang, sasalubungin na natin ng taong 2021. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year everyone! Ano yun, diba si Manny Pacquiao yung nagpapaputok? Joke lang. Ayun na, see you again dito sa mas pinaganda at mas pinalakas na Sport Talakan!